Okay. Ngayon, ituturo ko naman kung paano mag-estimate ng hollow blocks. Siyempre, bago natin i-estimate yung hollow blocks na gagamitin natin, kailangan alamin muna natin yung sukat ng paggagamitan natin ng hollow blocks. Simulan natin sa pagsukat ng paggagamitan natin. Okay, ano bang ibig kong sabihin? Bigyan kita ng example. Halimbawa, ito yung poste o haligi ng bahay mo. Kabilaan yan. Ito naman yung lupa. Ngayon, sukatin mo yan. Halimbawa, ito 400 cm yung lapad niya or width. Ang taas naman niya ay 200 cm. Ngayon, dahil nasukat ko na yung taas niya tsaka yung lapad niya sa baba, anong susunod na gagawin? Isukatin na natin yung sukat ng hollow blocks kung ano ba yung sukat niya. Sa hollow blocks natin, may mga sizes yan o sukat yan. Merong 4, merong 5, merong size. Bakit may 4, 5 o size? Dito pinagbabasehan yan. Merong 4 dyan, merong 5, merong size. Yung kapal ng hollow blocks. Pero, paano mo malalaman kung 4, 5, o size ang isang hollow block? Simple lang. Sukatin mo siya gamit ang inches para malaman mo kung ilang inches. Kapag tumapat siya sa 4 inches, ibig sabihin, 4 yan. Pag tumapat siya sa 5, ibig sabihin, 5. Ganon din sa 6. Pag tumapat ng 6 inches, number 6 yun. Pero kahit may iba't ibang sukat sila, lagi niyong tandaan na iisa lang ang sukat ng haba at taas ng isang hollow block kahit gaano man yung kalaki. Ngayon, dyan tayo kukuha ng basihan para mag-estimate kung ilang hollow block ang magagamit natin sa ating area. Ngayon, sukatin natin ang haba at taas ng hollow block. Ang taas niyan ay 20 cm. Ang haba naman niyan ay 40 cm. Ngayon, dahil alam na natin yung sukat ng hollow block at yung sukat ng paglalagyan natin ng hollow block, kukyutin na natin ngayon kung ilang hollow blocks ba ang magagamit natin. Okay, unahin natin yung baba. 400 divided by 40 equals 10. Bakit ko dinivide? Diba, ang haba ng hollow block is 40 cm. Etong lapad ng area na paggagamitan natin ng hollow block is 400 cm. Ngayon, ilang 40 cm ang kakasya sa 400 cm? Kaya ang gagawin natin, i-divide natin, di ba? Kaya ang 400, dinivide ko sa 40. Para malaman ko kung ilang 40 cm ang kakasya sa sukat na 400 cm. So, ang lumabas is 10. Ano ba tong 10? Pwede, yan yung hollow block na gagamitin mo dyan sa baba. 10 pieces yung hollow block na gagamitin mo sa baba. First layer pa lang yun. Ngayon, sukatin naman natin yung pataas. Ang taas ng hollow block na 20 cm, i-divide natin sa taas ng poste ng bahay natin. 200 cm divided by 20 equals 10. Ibig sabihin, 10 din na hollow block ang pataas. Ngayon, alam na natin kung ilan yung hollow block na magagamit pataas at yung hollow block na magagamit sa baba. Paano naman yung natitira? Paano natin makukompute lahat ng hollow blocks na ating gagamitin? Multiply lang natin yung taas at yung baba. Saan ba dyan? Siyempre, yung bilang ng hollow blocks. Diba yung bilang natin sa baba ay 10. Yung bilang naman natin sa taas ay 10 din.
Multiply lang natin yan. 10 times 10 equals 100. Ibig sabihin, 100 pieces na hollow block ang ating gagamitin dito. Ngayon, hindi pa tayo tapos. Na-compute lang natin kung ilang hollow block yung gagamitin natin mula sa lupa hanggang taas. Take note, pag naglalagay tayo ng hollow block, meron niyang nakabaon sa lupa. Meron niyang nakabaon na isa o dalawa. Kung isa lang ang ibabaon mo sa lupa, magdagdag ka ng 10 hollow block dito sa 100. Kung dalawa naman, edi 20. Ito pa yung isang sekreto sa pag-estimate ng hollow block. Lagi niyong tandaan, sa pagitan ng hollow block, may 1 cm dyan na agwat. Kaya kung halimbawa, 10 hollow block pataas, sosobra yan ng 10 cm. Kasi sa actual na pag-aasintada ng hollow block, meron yang tag 1 cm ang agwat sa pagitan ng kada hollow block, kagaya nito. Para mas maintindihan mo, bigyan kita ng example. Ito ay may 20 na patong ng hollow block. Ibig sabihin, may 19 na pagitan nito. So, ang ibig sabihin niyan, 19 or 19 inches din ang dumagdag sa hollow block natin. Halos isang hollow block na rin yun. Kasi yung isang hollow block natin, yung taas niya ay 20 cm. So, ibig sabihin, yung isa sa taas, tatanggalin natin. So, sa example natin ito, may 20 hollow block ang nakatayo. So, ibig sabihin, ang lahat ng hollow block na nasa taas ay tatanggalin natin. Bale, 20. Sa hollow blocks naman natin na pahiga ay may 20 pieces din. So, ibig sabihin, may 20 cm na dubagdag. So, bali, isang hollow block ulit yun. Kaya, ang gagawin natin, tatanggalin natin tong sa gilid. So, bali, 20 pieces din ang tatanggalin natin. Subukan nating i-compute ng hindi tinatanggalan ng 1 cm sa kada pagitan ng hollow block. Multiply lang natin yung bilang ng hollow block sa ilalim at sa gilid. 20 times 20 equals 400. Yan ang bilang ng hollow block kung hindi natin ibabawas ang 1 cm sa mga pagitan ng hollow block. So ngayon, dahil may tagbibente tayong tinanggal na hollow block, so bali 40 yun. Ibawas natin ngayon sa 400 na hollow block. 400 minus 40 equals 360. Dito nagkakabali ang karamihan sa pag-i-estimate ng hollow block dahil hindi natin napapansin ang 1 cm sa mga pagitan ng hollow block. By the way, balik tayo dito. Sa example natin ito, hindi pa kasama yung 1 cm sa bawat pagitan ng mga hollow block dyan. Eh paano pag dinagdag natin yung tag 1 cm sa pagitan ng bawat hollow block? Tama, so sobra ang ating hollow block. Kaya kadalasan, yung mga maso natin, tinatanggalan ng isang mata yung isang hollow block. Marami kayong makikita niyan sa mga construction site o sa mga ginagawang bahay. Okay, dito ko natatapusin ang video na to. Sa susunod, tuturo ko naman kung paano maiwasan ang pagputol ng isang mata sa hollow block. Thank you. Sana may natutunan kayo. I love you. Kung gusto mo pa ng mga video kagaya na ito, subscribe ka lang sa channel ko para updated ka sa mga bago kong video. Thank you!